ika-4 ng Disyembre, Miyerkules sa unang linggo ng Adbyento, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pumunta si Jesus sa pampang ng lawa ng Galilea at pagkaakyat sa burol ay naupo. Maraming tao ang lumapit sa kanya, dala-dala ang mga pipi, bulag, pilay, mga may kapansanan at mga taong may iba't ibang karamdaman. Inilagay sila ng mga tao sa paanan ni Jesus at pinagaling niya sila. Kaya namangha ang lahat nang makita nilang nagsasalita ang mga pipi, lumalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga may kapansanan at nakakakita ang mga bulag. Kaya pinuri nila ang Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Labis akong naaawa sa mga taong ito. Pangatlong araw ko na silang kasama at ayaw kong paalisin silang gutom at baka mahilo sila sa daan." Sinabi ng mga alagad sa kanya, "At saan naman tayo hahanap ng sapat na tinapay sa ilang na ito para ipakain sa mga taong iyan?" Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ilan bang tinapay meron kayo?" Sumagot sila, 7 at kaunting maliliit na isda. Pinaupo ni Jesus sa lupa ang mga tao. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang maliliit na isda at nagpasalamat sa Diyos. Hinati-hati niya ang mga ito at ibinigay sa kanyang mga alagad at ibinigay rin nila sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog at inipo ng mga natirang pirapirasong 7 punong bayong. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Labis akong naaawa sa mga taong ito. Pangatlong araw ko na silang kasama at ayaw kong paalisin silang gutom at baka mahilo sila sa daan. Sa artikulong The Power of Service na lumabas noong 7 ng Disyembre 2017, isinulat ni Amanda McDonald na habang ako'y lumalaki, tinuruan ako na kapag naging miyembro ka ng isang komunidad ng mga mananampalataya, nangangako ka ring tutulong sa mga nangangailangan. At hindi kailangan maging misyonero ka o pari o madre para lamang isabuhay ang pananampalataya. Isa lamang ang kailangan, ang magkaroon ng pusong tulad ng kay Kristo na marunong mahabag. Sa Ebanghelyo ngayon, nasaksihan natin na hindi lamang mga makalangit na bagay ang pananampalataya. Sa halip na makontento si Jesus dahil nakapagturo na siya, ipinatawag niya ang kanyang mga alagad dahil nahahabag siya sa mga taong hindi pa kumakain. Sa tagpong iyon, sinikap niyang gisingin ang puso ng kanyang mga tagapakinig na isabuhay ang kanyang turo. At nasaksihan nga natin kung paanong dumami ang tinapay. Pagsasagawa. Araw-araw tayong tinuturuan ng inang iglesia na mahalin ang ating kapwa. Pero paano mo nagagawa ito sa totoo at pang-araw-araw na buhay?